Welcome sa Max Works and Hobbies. So, ang gagawin natin ngayon ay magko-convert tayo ng backlight, no, ng CECFL backlight, i-convert natin into LED. So, Samsung ito na 53 inches. Yung luma, no, yung backlight niya fluorescent type. So, gagawin nating LED. Kuha muna tayo ng power cord, i-test natin. Yung bago natin i-gawin, no, i-confirm muna natin if may display. So meron nga. So ginagamitan ko siya ng flashlight. Merong raster, no, yung parang ano, snowy, you know? So sa camera hindi kita, ewan ko kung makikita. So meron siyang raster, ayan. So gawin natin to. Time now is anong oras na ba? Alas na lang. Ayan o, kita nyo na ninag nyo, may raster siya. Ayan o, ayan, raster yan. So merong flash yung camera ko. So tatanggalin natin ngayon yung mga board. Ayan. Para pwede natin siyang pahigain. At tanggalin yung LCD panel. Tanggalin yung luma backlight, yung fluorescent type. At may isa pa pala. So kaya medyo matigas ng inangat dito sa side nito, downside, no? Ayan, tinanggal natin yan. Ayan, maangat na siya. Dahan. Okay. Okay, na. Delikado, na screen. Tatanggalin natin yan. Tatanggalin yung lumang backlight. Okay? Guys, nabasag ko ang panel. Joke lang. Ayan, tanggal na. So, wala akong suction cup. Kaya ginawa ko lang ng paraan. Ayan na siya. So, every time na magbukas ako ng ganito kalalaki, pinapawisan ako ng malamig. Ginawa ko dyan. Since natanggal na natin yung panel, no? So paalala ulit sa mga kaibigan natin, doble ingat tayo sa pagtanggal ng panel. So tanggalin natin yung mga film sa likod. So pag di natin kabisado,
lagyan natin ng masking tape, no, para hindi magkabaliktad yung mga film. Ito na yung mga fluorescent type, no, na backlight. Mas matibay ito, sa totoo lang mas matibay ito. Yun nga lang, mas malakas itong kumain ng kuryente. Malakas kumain ng power. Kasi nga kailangan niya ng ano, electronic ballast para mag-lit, no? Yung mga yung fluorescent na yan. Parang ballast siya, no, or inverter. Para umilaw yung fluorescent. So ready na ang ating factory cut na 3 volts, no, na LED. So maggagamit tayo ng wire para i-gawa ng linya ito, series, no. So pwede kayong ano, umorder nito online, at meron din tayong mga kaibigan na nagbibenta nito online, no, sa Facebook, hanapin niyo lang. So ang gagawin ko dito, 50 na ganito LED bulb, no, kasama yung diffuser. So hatiin ko siya sa dalawang grupo. 25 LED every group, no. Tapos every group may isang backlight driver. So ito ang gagawin natin. So gagamitan natin ng lumang LED strip. Mag-serve ito bilang reference, no, ng distansya. Nang sa ganun ay maging excuse me, balanse naman yung pag-distribute ng liwanag. So sa pag-install nito, huwag din kaligtaan yung polarity, no, sa series. Dapat naka-series siya. Yung positive line naka-connect sa negative, another positive, then negative. So ganun lang. Series na. So nakumpleto ko na yung 50 pieces na mga LED. So dalawang grupo, no, 25 sa kabila, yung sa kabila 25 din. So naka-series siya, no, yung 25 naka-series, yung kabilang group na 25 naka-series din. Papunta sa kani-kanilang backlight driver. Yan yung green na maliliit, mapapansin nyo. So ba't dalawang driver? Kasi nga di niya di kaya pag ano, pag iisa lang 50 pieces na LED, di kaya ng isang ano backlight driver sa ganitong klase. Pero may mga backlight driver na mas malakas, no, kaya kahit mataas yung voltahe na kailangan. So sa pag-install nito, yung on and off, lagay tayo ng 10k diyan pataas, pwede. No? Pwede nating i-tap sa voltahe na magkakaroon if mag-on or may trigger. Or pwede rin i-tap natin diretso sa VCC na linya, yung 12 volts. Yung linyang ito, papunta naman ito sa output na, no, papunta na sa ating mga LED bulb, no, or LED strip, if strip ang gagamitin natin. Ayan. May nakasulat naman dyan, eh, no, positive, ayan ito, positive, tapos yung sa negative. So yun lang. Auto-reduce ito, no, depende sa load, magre-reduce siya pag mababa, tataas naman siya pag malaki ang load. Okay, para mas maliwanag, i-explain natin sa papel.
So ito yung halimbawa, yung backlight driver natin. VCC, no, supply niyan 12 volts or 24. So depende sa backlight driver. So yung on and off na line, maglalagay tayo dyan ng 10K. Tapos pwede natin ikabit yan sa 12 volts na supply papunta sa panel, no? Kasi yung supply dyan, magkakaroon lamang siya if may trigger, no? So pag naka-on ang panel, tsaka mag-on din ang backlight. So doon natin ilagay yung on and off, no? Or pwede rin sa 5 volts. Kaya makikita nyo, naglagay ako dyan ng 5 volts. Pwede rin sa 5 volts na magkakaroon lamang if merong trigger. Or ang isang option na pwedeng gawin natin, halimbawa ito yung supply ng backlight driver, pwede nating lagyan diretso ng 10K na resistor from VCC to on and off. Pwede din yun. Pero dapat yung supply niya na 12 volts, maghahanap tayo sa board ng TV na if standby, naka-standby siya, no, walang boltahe. Tapos pag may trigger, saka magkakaroon ng 12 volts. So doon natin ilagay yung 12 volts, pwede yun. Yung supply, no, yung VCC. Para pag off yung TV, off din yung backlight. Di ba? Kasi pag naka-steady yung ano, yung 12 volts, kahit patay yung TV, iilaw yung backlight mo. So pangit naman yun. Okay? So ito na. Ito na yung ating produkto pagkatapos nating gawin ang na-convert ang backlight ng TV ito, ng TV na ito. Sabi daw ng may-ari nung kasagsagan nito, ang presyo daw nito eh nasa 100,000 yata. So sayang naman, kaya pinagawa nila, pina-convert. Okay, ayos. Please subscribe sa mga di pa natin subscriber at paki-click na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload natin. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.